Yun mga ka-rides. Simula nung pinost ko yung mga videos na yan sa Facebook page, eh marami na nagtatanong, Coach, paano ginawa? Coach, ano yung panggilid mo? Tapos yung iba sa Facebook page nagtatanong. Pero di ba wala akong sinagot. Ano, sa mga nagtatanong, pasesya na hindi ako sumagot kasi nga, ayoko lumabas dito na nagmamarunong ako masyado. And disclaimer, ako po ay hindi eksperto, hindi rin ako mekaniko. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon, eh ito yung na-experience ko lang. Tapos, kumbaga eh, nag-trial and error din kami ng mga tropa. Hanggang sa nakakuha ko yung gusto kong setup. Actually, ang nagbigay sa akin ng idea, unang-una, no, yung pinakaunang tao na nagbigay sa akin ng idea na mag-upgrade ako ng panggilid ko ay si Pops Pierre. Yan. So, kung naaalala nyo, lumabas siya sa vlog ko, ito yun. Tapos ang isang special dito, alam ko, may ginawa siya rito eh, para lumakas yung hatak ng makina. So, let's go mga karay. Hoy! Teka lang! Simula pa lang, alam ko na. Sir! Simula pa lang, kita ko na yung difference. Uy, dinatang pa kagad, mga karay, grabe. So, tuwan-tuwa ako dyan. Kaya simula nung sabi ko, tatry ko to yung mag-upgrade ako ng panggilid. Hanggang sa pinakilala niya ako sa tropang Pasay, sila Pops Dan at saka si Pops Jay. Sila ngayon yung nagsimula na magkalikot, no, or magkalkal sa panggilid ko. Hanggang sa nakilala ko rin si Boss Renren na Sierra Speedtech. Solid yun mga karides, no? Yung gawang Sierra Speedtech, Boss Renren, grabe. Simula nung may ginawa siya sa panggilid ko, doon talaga ramdaman ko yung power ng motor ko. May vlog din ako niyan. Ito, check nyo to, yung vlog ko na to. Tapos, yung pinaka-least na expected natin na kumbaga eh, may na-dagdag, no? Or may na-contribute sa panggilid ko. Binibigyan niya rin ako ng mga kaalaman at lecture. Eh, ito, si Sir Archie, o di ba? Sa mga vlog ko na malabas siya, nag-explain lang ng mga binibenta nilang motor. Pero hindi natin alam mga ka-rides, no? Ako, nalaman ko na lang din nung sinabi niya eh. Si Sir Archie pala mga ka-rides eh, nagkakalkal din ng panggilid. Diba? Bago siya naging manager ng Motorstar, eh nagkakalikot din pala ng panggilid to. Kaya may naidagdag din siya sa akin. So anyway, bibigyan ko kayo ng tour, no? Kung ano nangyari sa panggilid ko. Kasi nga, gustong-gusto ng iba eh, no? Ang lakas daw, di ba? Ang lakas ng pagkada, ang lakas ng matak. Pero ito mga ka-rides, no? Sasabihin ko sa inyo. Wala naman talagang the best, no? The best na setup. Okay? Ang setup ay conforme sa gusto mo, sa preference mo in particular, no? Paanong klaseng ugali meron ka sa pagmamaneho, no? Ano yung trip mo sa pagmamaneho? Saan mo siya kailangan, saan mo gagamitin yung motor mo, yun, no? Doon mo ngayon i-discover o mag-experiment ka kung ano yung the best na panggilid talaga. Actually, mga ka-rides ako, no, kasama ko yung tropang Pasay, sila Pops Jay, sila Pops Dan. Grabe, kung malalaman nyo lang, no, ilang beses talaga ako nagpabalik-balik. Kaya ang tagal na itong vlog ko na to, natungkol sa panggilid. Kasi, kumbaga halos ano eh, may isang buwan na nag-experiment kami, no? Palit bola, palit center spring, clutch spring, iba-iba talaga nangyari. So, pagdating sa bola, na-try ko na yung 12 grams. Na-try ko na rin yung stock natin na 14. So, ang stock natin, karamihan 14. Kung merong stock dyan na 15, siguro naligaw lang, no? Pero karamihan na nabuksan ng tropa, yung stock bola natin, 14 gram. So anyway, try ko na yon. Tapos nag-combi na rin ako, no? Combi ng 14, 17, ang layo, no? Para kalanganin, okay? Tapos, nagpunta naman ako sa street 17. Ngayon mga ka-rides, yung aking setup sa bola, naka 15 grams ako. So doon ko nakita yung gusto ko, no? Na kumbaga preference ko. Kasi kung power lang din pag-uusapan, doon ako sa 12 grams mga ka-rides. Grabe yung 12 grams talagang, ano eh, binababad muna ako sa low gear.
Kaya yung arangkada ko, yung power ng makina, talagang nandun. Yun nga lang ang ayoko dun, ito matanda na tayo, di ba? Ano? Ang ayoko kasi dun is yung ano, yung garagal yung makina, talagang galit na galit siya. Kasi yung nang 17 ako, sobrang smooth talaga ng makina. Ang problema ko lang dun mga ka-rice, 17 grams, medyo mabagal yung arangkada niya. Sa experience ko lang to ha, so no hate, mga bassers, di ba? Kayo, kung mayroon na kayong alam tungkol dito, eh huwag na kayong manood. Huwag nga itong ituloy. Itong vlog na to, isang mga ano to, yung mga nagbabalak pa lang. Pero yung mga may setup na dyan, kung ano yung setup nyo, eh di goods na yan. Huwag na kayong makipagtalo, di ba? No? Ito yung sinasabi ko lang, eh yung na-experience ko. So kung na-experience nyo, ganyan, ganito, sa inyo yan, eh di sa inyo na yan, okay? Huwag na tayong mag-away-away, okay? Ngayon, sa Center Spring, nag-try ako ng 1K, nag-try na rin ako ng balik stock, di ba? No? So, pabalik-balik ako dun. No? 1K stock, 1K. Sa clutch spring naman, nag-try ako ng 1.5 ng bit FI. Nag-try ako ng 1K bit FI. Tapos, nag-try pa ako ng ibang aftermarket na pagkatigas-tigas. Sabi, 800 lang daw yun. No? So, minsan talaga naloloko tayo sa Shopee, di ba? No? Hanggang sa ngayon, ang nakakabit sa akin na clutch spring ay 1K RPM bit carb. Tapos ang aking center spring, yung stock. Sa mga ka-rice, so nagpaikot-ikot ako eh. Actually, ito yun, no? Yung mga nagamit namin, nakikita nyo, no? Ang dami na. Kumbaga, ako sa part ko, gumastos talaga ako eh. Okay, parang akin kasi, bigyan ko kayo ng idea. Naulitin ko, hindi ito yung the best, no? Hindi ito yung setup na the best, yung setup ko. Sinasabi ko lang sa inyo na ito yung mga nangyari. Okay? Kaya kung kayo, magbabala kayo mag-setup, ang mapapayo ko lang, eh talagang, kumbaga, ihandaan nyo rin yung pera. Di ba? Ano? Kasi nga, kung gusto mo talagang makukuha yung the best para sa'yo, okay? Sinabi ko yun, the best para sa'yo, kasi hindi porke the best sa akin, the best din sa'yo. Okay? Gaya nung alimbawa, yung motor nila Pops Dan, sa kanila Pops J, ito yung mga madalas ko nasasakyan. Okay? So para sa kanila, the best yung setup nila, malakas. Pero ako personally, pag sumakay ako doon, hindi ko trip yung lakas. Wala ka siya kung sa malakas, pero para sa akin, sa preference ko, hindi siya the best. Yun yung sinasabi ko mga ka-rides, no? Hindi yung porke okay sa'yo, okay din sa akin. Yung okay sa akin, okay din sa'yo, di ba? Pero at the end of the day, ang mangingibabaw dito, yung pakiramdam mo, yung nararamdaman mo, kung eto okay na ba sa akin to, di ba? Eto ba yung kailangan ko? Okay, sabi nga nila, yung setup ko wala daw itong dulo, di ba? Or meron siyang dulo, di ba magulo, no? Maraming kanya-kanyang opinion. Pero ako kasi, kaya ako ito ginawang setup, hindi ko inahabol yung dulo. Dahil city driving ako eh. Mga taga QC, no? Shout out, alam naman, sobrang traffic sa atin. So, kumbaga yung setup na hinahabol ko is, yung may arangkada ka, para kapag nakabuelo ka sa traffic, kaya mo mag-overtake na hindi ka nabibitin. Pero at the same time, dahil nagkakaedad na tayo, diba, ayaw ko nung garalgal, yung galit na galit yung makina. So yun yung nangyari sa akin. Sabi ko nga, ang malaking part dito na talagang, kumbaga, nagpalakas. Diba? Kung naaalala ninyo yung una kong vlog, ang unang ginawa lang naman sa akin ng tropa, tropang Pasay, MTD. Diba? So, ito yon. Saka, MCL. So, nagpahaba kami nung ano, lining. No? Yung clutch lining. Ginamit namin doon is, ano, Rabi Rice. So, ako mga ka-rides, hindi ko mapapayo sa inyo o masasuggest yung Rabi Rice kasi karamihan sa akin lang na Rabi Rice, nagpupulbos yung rubber eh. Lalo na, nung sinalpak na namin, yung bell. No? Yung regroup bell ni Sierra Speedtech. Okay, bakit? Kasi masyadong maraming ngipin. Okay, ito yun. Diba mga ka-rides, no? Mangipin yung ano eh, bell ni Sierra, ni Boss Renren. Kaya kapag rubberas, medyo malambot, ang experience namin, pare-pareho ng mga tropa, nagpupulbos. So ngayon, pag nagpulbos siya, mangyayari, magdadragging ka talaga. Kaya, nagpalit kami ng iba. Actually, nag-provide sa atin si Pops J. Pops J, thank you, no? Ng mga lining na possible na pwede. Ito yon. Ito, Rotex lining, no?
cottage lining. Ito, pero the lining. So mga karay, so far, ang nagustuhan namin doon is yung perodo lining. Parang sakto-sakto lang siya. No? Ako so far, hanggang ngayon, no, tagal ko na siyang gamit. Hindi na ako nag-drag. Nung nag-rubberize kasi ako, nag-dragging din ako doon. Mga karay, grabe yung manibela ko. Kala mo ano eh. Nakasakay ka sa kabayo. No? Biglang tatakot. Kumaganon talaga siya eh. Pero ngayon, so far, nung nag-perodo lining ako, okay na. Wala nang dragging. Actually, nakausap ko dyan si ano, Boss Ren about doon sa mga lining. So, ang suggest niya rin, doon sa lining, doon sa bell na ginawa niya, huwag daw gagamit ng sobrang lambot na mga clutch lining kung magpapa-MCL kayo, no? Kasi, ang tendency niya nga is, ano yun, talagang pupudpurin niya. Huwag rin naman yung sobrang tigas, sabi rin Boss Ren kasi, oo, hindi yung mapupudpud, no? Hindi yung magpupulbos. Pero, pagdating daw ng araw, magdadragging ka rin kaysa sobrang tigas naman ang tendency yung mahangipin. Pwede niya namang ano, kumbaga bubungiin niya, no? Kumbaga, imbis na mangipin siya, makapit, eh baka ano, ang tendency is kuminis ulit. Kaya dapat dun lang doon sa sakto. So, para sa amin, no, tropang Pasay, ang kumbaga na-experience namin, tested din namin, is yung Perodo nga. Hindi siya sobrang lambot dahil hindi namin na-experience yung ano eh, nagbulbos. At the same time, hindi rin siya sobrang tikas. So, less worry kami na balang araw is baka yung ngipin nung regroup na bell isirain niya. Yun yung sinasabi namin mga karides na ano, na trial and error. Diba? Hindi porke, eto, gamitin nyo kagad. Tapos, syempre, magsasuggest kami ng ganyan. Tapos, mangyayari eh. Diba? Sasablay, pare-pareho tayo. So, magagalit kayo sa amin. Okay? So, yun na nga, no? Yun yung unang ginawa ng tropang Pasay, MTD, no? Saka MCL. Hanggang sa nakilala ko nga si Boss Ren. So, ginawa niya, kinalkal niya na. Kinalkal niya yung puli ko. Diba? Yung, kumbaga, yung limiter na tinatawag, tinanggal niya na. Tapos, yung drive face ko, talagang pinawasan niya ni Boss Ren. Grabe, no? Ang ganda nung, ano, kalkal ni Boss Ren. Totoo lang, yung belt ko ngayon, yun yung nakikita nyo, yung nag-post ako sa page, yung belt ko talaga umangat. Okay, so yun talaga yung naging isang ano dun eh, naging isang turning point kumbaga nung panggilid ko kung bakit siya lumakas. Yung kalkal ni ano, Sierra Speed Tech. Okay, no, okay talaga yung mga karides. Hindi ako sponsored ni ano, Boss Ren ha. Kumbaga, wala to, sinasabi ko lang to, by experience lang din. Okay. So yun mga ka-rides, ito yung ano, kumbaga, ito yung naging setup ko. Okay, para alam nyo lang ulit, 15 grams na bola, center spring, stock, clutch spring, 1K RPM ng bit FI, galgal, pulley, and drive face, Becerra Speed Tech, at saka regroup. Yan po yung laman ng motor ko ngayon. Okay? So, yun na nga, malinaw to ah. Malinaw na malinaw yung sinasabi ko, hindi ito yung the best. Ito yung the best para sa akin. Pero hindi Matic the best para sa'yo. Yan po yung dahilan mga ka-rides, kaya hindi ako basta sumasagot doon sa mga nagbe-message sa akin. Kung ano yung ginawa, di ba? Paano yun? Pabulong ko? Ito na nga, pinagsisigawan ko na, hindi ko na binubulong, no? Hindi lang talaga ako sumasagot doon kasi nga ayokong maging magmarunong tapos ang ending, hindi mo trip. Okay? So walang best setup pero merong fit na setup para sa'yo. Kung ano yung gusto mo para sa'yo. Kaya yun, maglalaro ka talaga mga ka-rides. Kumbaga, lalaroin niyo yung panggilid hanggang sa makuha niyo yung the best. Ngayon, ito yung mapapayo ko para less sa inyo yung gastos. Halimbawa, meron kang 5 tropa na iba't iba yung ano, iba-iba yung kanilang setup. I-try mo yun lahat yung 5. Ngayon, kung alin yung nagustuhan mo dun, tanungin mo siya, ano yung panggilid niya. Para at least, direkta na yung bili mo. Ah, gantong bola. Ah, gantong center. Ah, gantong clutch spring. Ah, gantong kalkal. Diba? Para at least, isang gastos.
Ang nangyari nga kasi sa akin mga ka-Rice, dahil vlogger ako, ako eh, gusto ko rin ma-experience lahat. Kaya personally, nag-a-analyze din ako, bibili ako, tapos papakapit ko tropang Pasay. Ngayon, pag may kulang, ay, teka, palit ulit. So, ganun nangyari sa akin. Pero okay lang yon, kasi nga, kumbaga no regrets. Kasi ang akin, sa side ko, natuto ako. Ngayon, para naman sa inyo, mga ka-Rice, itong sinasabi ko, may matututunan din kayo. So, yun nga yung napagtanto ko, no? Para hindi ka maging magastos, mag-try ka ng iba't ibang klaseng setup ng motor. At kung ano yung magustuhan mo, at least, di ba, wala ka ng trial and error. Kumbaga, direkta na, bilhin mo na siya. Yun, mga ka-Rice. So, sana, may nabahagi ako, no, sa mga nagbabalak dyan na mag-setup, sorry, busog, okay? Mag-setup ng panggilin nila. Sa mga wala naman, sana na-inspire kayo, no? Pero, totoo yun, no? Sinasabi nung iba dyan na stock is good. Totoo naman to, no? No hate, totoo yan. Stock is good. Pero, modified is better. Diba? Stock is good. Modified is better. Totoo yun. Kaya naman tayo nag-modified para dahil, kumbaga, mas, kumbaga, progress eh. Development ng isang bagay. Parang ano lang yan eh. Hindi kayo magkakalkal ng panggilid kasi hindi nyo siya trip. Pero, yung mga ER ninyo, bumibili kayo ng mga ano, accessories. Diba? In other words, diba? Parang nag-modify din kayo, physically, ng motor ninyo. For, ano? For betterment. Kaya ka nag-modify para maging mas maganda. So, ganun lang din sa panggilid mga ka-Rice. Okay yung stock, oo. Pero mas okay kung naka-modified ka ng, no? Yun yung kumbaga may catch eh, no? Nang maayos yung setup mo. Kasi kung hindi rin maayos yung setup mo, eh kumbaga nag-modified ka ng, nagtakong ka lang ng pera. Tapos, hindi mo rin napaganda yung takbo ng motor mo. Eh, kaya ang sabi dito is, pag-aaralan mo din siya mga ka-Rice. Hindi yung basta, oy, paano to? Paano yan? Anong gamit mo? Anong gamit niya? Pag gamit niya, gagamitin mo rin. Hindi. Magtatry ka talaga. Yun yung tabes. Doon mo makukuha kung ano yung gusto mong setup. Yun. Always remember, peace lang. Walang away.